Meron po tayo rito ng taga na ituturo kung paano ang tamang pagtatali. Konting kaalaman lang po. Meron po tayo rito ng taga o fishing hook na pantatlong kilo hanggang limang kilo. At meron po tayo rito ng fabricated na taga na spring. So matigas po siya. Na kaya po niya magdala ng 10 kilo hanggang 20 kilong lapu-lapu. Ito naman pong maliit ay sa mga pangmaliit na isda lamang na 3 kilo hanggang 5 kilo. Ayan po. Ngayon po ay sisimulan natin dito sa maliit na taga at dito rin po sa maliit na tansi o fishing nylon. Ganito po. Ang tamang pagtatali po, katulad po nitong taga na ito, ay wala siyang butas. So, meron lang po siyang pinaka-stopper sa dulo para po natin maitali ang ating tansi. Ayan na po natin sa maliit na taga. Ibaluktot lang po natin itong fishing nylon. Tapos po ay ayun, ilagay na po natin sa rito. Ito po ay ating iikot lang ng mga 4 na beses pabalik. Ganito lang po. Ayan. Kailangan po kasi ito yung mag-lock. Pag ito po yung nag-lock ng maganda, ayun po, hindi na po ito makukuhang malaglag pa o matanggal sa hook. Susuot lang po natin ito dito para po hilahin. Ayan, ganyan lang po. Oops, ingat lang po at delikado po ito pagka nakadisgrasya. Pag ito po hinila natin, maglalak na po ito saktong sakto dito sa stopper niya. Ayan. Ayan po. So, lock na po siya. Puputunin lang po natin ng hindi sagad yung tansi na sumobra. Ganyan po. So, okay na po siya. Ganyan po ang diskarte lang sa mga walang butas na naman po ay dito tayo sa malaking hook na kaparehas din po nun ang gagawin natin. Kaya lang po gumamit po tayo dito ng fishing nylon na 1.60 mm para po kayanin niya halimbawa yung 15 kilos, 10 kilos or 20 kilos. Ganun din po ang ating gagawin. Ito po ay fabricated lang na fishing hook. Tapos po ito ang ating isusuot lang sa gitna na butas. Ganyan lang po. Ayan. Ito po ay saktong sakto sa mga duktungan. Ayan po. Pag ito po ay ating hinila ng hinila, ganyan po magiging kanyang forma. Maglalak po yan hanggang sa pumunta ng pumunta sa dulo. Ayan po. Kita po nyo. Ayan po ang kanyang magiging forma. Ito. Kahit anong bigat po nito, ito po ay nakalak na. Kahit paano po ang ating gawing hila, hindi na po ito matatanggal. Ganyan lang po ang aming ginagawa o diskarte pagka napuputulan kami ng nylon. Kasi hindi po natin minsan may iwasan ng ganito. Ayan po.
Ganyan lang po siya, lock na po yan. Sa pagmaduktungan naman po ng ating mga pabato o ng ating pabigat, ay ganito po ang aming ginagawa. Ganito lang po siya, oh. Iikot lang po natin ito ng tatlong ikot. Medyo may katigasan lang po kasi ito ay 1.60 mm. Kung naikot po natin siya ng tatlong ikot, isusuot lang po natin dito sa butas pabalik. Ayan po ang forma niya. Ganyan po natin ito hanggang sa humigpit. Ganito lang po ang magiging forma niya pag ito po ay naiikot na natin ng tatlong ikot, tapos po isusuot natin sa rito, tapos hihilahin na po. Ayan po, medyo kailangan lang po batangin natin para po siguradong mag-lock. Ayan po, ganyan po. Ito po yung sa mga duktungan ng pabato o nung pabigat natin, para po madali siyang tanggalin at madali siyang ikabit. Ang gagawin naman po natin, isusuot lang po natin siyang ganito. So, ito na po ang ating natapos. So, ito naman po, ganyan lang po ang kanyang haba, mga kalahating metro. Sinusuot lang po natin ito dito, na ganito. Ganyan po, para po siya mag-lock sa pabato. Ayan, ganyan lang po ang kanya. Salamat po. Paki-like lang po at paki-subscribe para po sa mga, at paki-click na rin po ang bell para sa mga susunod pa po na update. Salamat po.